Hello mga idol, kumusta po kayo? At ako po'y nakarating na sa lugar na to. At kahit anong layo po mga idol, pinagsikapan ko pong puntahan itong lugar na to. At ito na po yung magiging part 3 ng aking ornamental plants hunting. At ipapakita ko po sa inyo yung mga rare na halaman na makikita ko rito. At sana mga idol, tuloy-tuloy pa rin ang suporta nyo sa akin. At yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. At pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video na ipapakita rito sa channel na to. Tignan po natin mga idol yung mga halaman na aking makikita at kung ano-anong halaman na yan mga idol. At mga idol, teka lang, may langkam. Mga idol, yung ano na to mga idol, itong pagpapakita ko po ng mga halaman na to, hindi po ako nag-o-joke na manguha po kayo ng mga halaman ha. Ito po ay isang pagpapakita lang na yung mga hindi pa nakakapunta ng gubat o sa mga nakatira sa syudad na hindi makapunta ng wild forest o sa gubat, kahit paano makita nila sa pamamagitan ng isa sa channel na to mga idol. Kaya ako po ginagawa ito dahil ipinagbabawal po yung mga rare na halaman na yan at magagalit po ang gobyerno natin. Kaya mga idol, supportahan nyo lang ako sa aking mga munting video na ginagawa at huwag nyong kakalimutan uli mag-subscribe. At ito nga mga idol, ipapakita ko na yung mga sari-sari. Ito pong lugar na to mga idol, sapa po ito eh. Ayan. Medyo pababa po rito. At ito naman yung sa pataas. Nandito, yan. Yan ang pataas. At sa araw na to mga idol, makulimlim at umuulan-ulan dahil nga po may dumating na bagyo at magpapasko. Sana mawala na tong masamang panahon na to mga idol. At sa mga nasa bahay-bahay, habang nandiyan kayo, manood lang kayo ng mga ganitong palabas. At umpisa na natin mga idol, tignan po natin yung mga rare o ornamental plants na nandito sa wild forest na to. Kaya mga idol, nandito na. At ito parang, ito may nakita na ako rito, ludes. Ito po'y parang gabi. Ito. Mayroon pang maliliit dito. Ito gilid na gilid ang sapa to. Ayan o, yan ang sapa. Ito may maliliit dito oh. Sa gilid sila ng sapa. Ayan. Ang itsura po nito para po siyang gabi. Ito oh, may malaki rito. Parang gabi yung dahon nito. Kung hindi po ako nagkakamali mga kachokaran mga idol, may kahawig po ito sa Alocasia sibrina. Kasi yung tangkay po nito, ito napapansin nyo po, may batik-batik po yung tangkay nito eh. Ayan o, may itim-itim siya. Tignan po natin yung ibabaw, yung ilalim ng dahon niya oh. Alocasia porturada.
overwrite ito ng Alocasia. Hindi ko lang sure mga idol ah, kung Alocasia Portorada ito o Alocasia Sibrina. Kasi ang Sibrina mga idol, hindi siya gagalintong dahon eh. Mas matulis ang dulo ng dahon eh. Yung sa may bandang dulo niya. Ito pahart, pahart naman ito. Parang humalumena. At may batik din sa tangkay niya. Ito. Pero para ito mas malaki eh. Na isang peraso. Ito. Yan. Para po talaga siyang tsura ng gabi. Pero imposible naman mga idol na may magtanim dito ng gabi. Sa layo ng lugar na to. Ayan yung tangkay niya oh. May batik-batik na itim o nagba-brown. Marami dito yung maliliit. Ayan oh. Paborito kainin ng baboy damo yan. Ayan o, maliliit sila o. Isang lahi niyan dito. Maganap pa tayo dito sa banda rito sa taas. Dito mga idol, may nakita na naman akong tibatib o dragon tail. Itong dragon tail na to o wild monstera na to, ang dami nito. Nagkalat ito. Ayan o. Ang dami. Ang lalaki pa ng mga baging na dito na pati dahon ang lalaki na at ang lalapad na. Kalat ito, itong klase ng monster na to. Nagkalat siya. Ayan o, lalaki ng baging na. Umuulan-ulan po eh. Kaya basa po ngayon yung mga halaman. Kagaya tong isang klase ng aglaonema. Marami rin dito to. Itong aglaonema silver na to. Ayan o. Oh. Ang ganda ng dahon niya o. Oh. Ang dami rin dito nyan. At nagkalat din. Kaganda ng dahon. Camouflage. Ayan, mga sira-sira naman yung dahon. Kinakain din kasi ng insekto eh. Kaya nasisira yung dahon. Aglaonema. Wild. May nakita ko rito. Itong halaman na to, pangalan nito mga kaibigan, Gribilia robusta. Pangalan ng halaman na to. Ang hirap din big kasi ng pangalan nito, mga ludes. Ang ganda ng dahon nito. Medyo malaki na siya. Oh. May kahawig nito, yung bahi o kaya yung beetle tree na tinatawag, may hawig siya. Kaya lang ang dahon nito mas maliit, yung sa bahi mas palapad ang dahon nun eh. Ito yung puno niya mga idol oh. Yan ang puno niya. At ito'y pagkamalaki na, namumulaklak din ito at nagbubunga. Medyo bata pa ito eh. Ayan o.
Ang dako niya. Ang ganda rin eh. May nakita ko sa isang bahay na nakatanim sa harapan ng bahay niya. Ganito. Yung malaking bahay na yun. At ang ganda. Ang ganda ng dahon. At ang haba ng dahon. Kaya masasabi talagang rare din tong halaman na to. Ito, maghanap pa tayo ng iba mga idol. Ito, may nakita ko rito. Ito to mga idol. Nakadikit siya sa bato. Pangalan nito, mga idol, African bowstring. Sa iba, tawag nito Sansevieria o fern. Variety siya ng fern. Ayan o, oh, yung dahon niya o. Oh. Kagandang dahon. At ang kintab nitong dahon na to. May disenyo pa o, oh, yung dahon niya. African boosting o Sansevieria. Ayon lang sa pagkakaalam ko mga idol ha, yung pangalan nito. Nakadikit siya sa bato. Nakakapit. Mga idol, ito. Nakakita na ba kayo ng halaman na ganito? Puro butas yung dahon. Ayan o. Puro butas ang dahon. Minorder siya, mga idol, na mga insekto. Kaya nagkanta butas-butas ang dahon. Buo po ang dahon niya, kaya lang, pinapaksa ng mga insekto. Paborito yata siya. Siguro, malinamnam siyang dahon. Kaya, kawawa naman yung halaman. Ayan, oh. Maghahanap pa tayo ng iba, mga idol. Eh, dito nga pala, mga idol. Meron pala akong nakita rito. Yung kumapit sa puno ng kahoy. Yung African boosting. Para din siyang, ano, orchids. Ayan, o. Oh. Yan, o. Oh. Mas maganda to kung yung kasaroon sa nakadikit sa bato. At ito, mas malaki na. Mas malaki na. At mas malapad na ang dahon at mas mahaba. Ayan o. Oh. Nakakapit sa kahoy. Magandang halaman din o. Oh. Itong mga katabi niya, fern. Yan naman mga fern. Isang klase ng fern. Ayun, nagkalat dun. Dami. Ang daming fern. Okay mga idol, sa banda rito naman. Ito, sa banda rito. May nakita ako. Itong halaman na to. Itong halaman na to, yung pangalan nito. Begonia imperialis. Scientific name po niya yan. O tawagin ng iba, halaman ba to? O ano pa man yan. Mumulaklak rin to. Nakadikit nga sila sa bato. Gusto nito yung malamig na lugar. Kaya sa tabi talaga ng sapa sila, tumutubo. At dito sa gilid ng bato, kumakapit. Ayan. Ang daan na rito, oh, nakakapit sa gilid.
Begonia imperialis, mga idol. Pangalan niya. Kukuha ko ng isang dahon. Ito. Ito yung dahon niya. Inlikod ng dahon niya. Ayan o. Kung titignan yung dahon niya, hindi siya pantay. Parang tabi niyo. Yung pagkakahugis ng dahon, pagkakabilog. Ayan. Okay, maghahanap pa tayo sa iba. Ito mga idol, oh. Namulaklak na. Ang dami, oh. Ayan, oh, yung bulaklak niya, oh. Yung pangalan nito, naalaman, Libornong Pinus. Ang pangalan po nito. Ang lilit ng mga bulaklak niya, oh. Namulaklak na siya. Ang dami rito. Oh. Lahat may bulaklak na sila. Ang tawagin ng iba, Brazilian Joyweed ang pangalan nito. Ayan o. Oh. Yung bulaklak niya, ang lit lang ng bulaklak niya o. Oh. Ayan o. Oh. Ang ganda ng bulaklak rin ito. At ang lit lang. Titik sa bulaklak o. Oh. Dami. Dami nila rito. Titik sa bulaklak sila. Yung December na mumulaklak. Medyo maulan po ngayon mga idol. Kaya basa sila ngayon. Ang dami. Hahanap pa tayo sa iba. Ito dito mga boss, mga idol. May nakita pa akong isang klase ng halaman rito. Ito oh. Ayan o. Isang klase ng baging gumagapang pataas. Kung tawagin po ito eh coyote plants. Medyo makapal ang dahon nito. Kapal na malambot lang ang dahon niya. Ayan, umakyat na siya tatso. Kung mapapansin niyo mga idol, yung dahon niya, tatlo-tatlo lang oh. Kada isang tangkay. Ayan, tatlo-tatlo lang oh. Teka lang, kunin natin yung ito. Ayan oh. Ayan. Makatastas. Okay, maghanap pa tayo sa iba mga idol. Okay mga idol, yan na lang muna aking babagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.